insensitive ba ako? Pinangarap ko lang namang magka-ayos na Olivia at Isay. You meant well, anak. Sa ngayon, huwag na muna natin sila paglapitin para wala nang gulo at hindi na masaktan si Odette at si Olivia. Magpapa-DNA test kayo ni Boyet? Pakukuha na ko siya ng DNA test, hindi dahil sa duda ako sa kanya. Gusto ko lang patunayan sa kanya na ako talagang tatay niya. Nakapag-inscabli ka na ba kay Boyet? Eh, paunti-unti. Tandaan mo, iyan ang maging susi natin para makaahon tayo sa kahirapan. Ito na po yung specimen para sa DNA test. Kayo nang bahala magdala sa lab, ha? Basta pagka tinanong ka nila kung saan ka nanggaling, huwag mo sabihin, nakita tayo, sabihin mo, secret, ha? Kawawa naman si Edgar at saka si Boyet. Sana magustuhan nila yung regalo ko para sa kanila sa binyag ni Baby Angelo. Hoy, Aubrey. May naghahanap sa'yo kanina. Palagi kang late. Ano ba nangyayari sa'yo? Kilala ko yun. Sino yung naghahanap, tinex ako. Kulot-kulot aman. Alam mo, maarte ka rin pokpok kayo, no? Ikaw binibigos ako kaya yung mukha mo, ha? Aubrey, umayos ka, ha? Pag isa mo itapog niya sa kungkungan, bahala ka sa buhay mo. Wow! Yabang mo rin, eh, no? Eh, di sige, wow! Diyos ko, kala mo naman kawalan kita, kayang-kaya ko namang dumiskarte para sa sarili ko. Aubrey, matinis na ang buto mo. Umayos ka, ha? Baka dumating ang araw, magmakaawa ka rin sa akin, maglumpasay. Ayos ka. O kayo, wala pa ba? Oras na. Dek, ano ba yung sikreto ni Boyet, ha? Hindi ko rin po alam kung ano yung secret-secret niya na yun, eh. Oy, Dek, baka kung ano-anong kalokohan ang tinuturo mo sa Boyet namin, ha? Ako pa yung judgmental. Eh, sino kaya? Ikaw talaga, kahit kailan, puro kalokohan. Ikaw... Pero, Dek, basta ha, baka pwedeng ikaw na lang mag-imbestiga kung ano yung sikreto ni Boyet. Wala po problema, Tita Ganda. Dahil si Boyet ay hindi ko tatantanan. Maraming salamat, Paring May. Dapat lang gawin mo yan. Kundi, araw-araw, meron ka sa akin kutos. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Puro kayo kalokohan. Mag-Vicky Morales ka naman para masaya. Hindi ko kaya eh. Ah. Eh, basta Dek, ha, pagka nalaman mo yung sikreto niya, sabihin mo sa amin, ha? Paproblem po, Tita Ganda! Yun. Tita. Halika na. Sige, salamat. Dek, talaga? Ito ang hair strands mula sa anak ko. Bahala na kayo. Okay po, ma'am. Sisikapin po namin makuha kagad ang resulta as you requested po. Okay. Asahan ko yan, ha? Opo. We'll go ahead na po. I see. I'll take you there. Thank you. Secret, Dek. Anong secret? Ano na naman bang pauso yan? Wala akong pinapauso, ah. Oh, saan ka nga nagpunta kahapon? Secret nga, eh. Ganyan. Pati sa akin, ayaw mo na rin palang sabihin, ah. Ganyan ka na pala. Dek, kapag sinabi ko sa'yo, edi hindi na yun secret. Sige ka. Kaka-secret mo niyan, baka mapahamak ka. O kaya nga, hayaan mo lang sila magtanong. Ako, basta wala kang ibang isasagot, kundi secret, ha? Aubrey, baka magalit si nanay sa pagtagal niyan, eh. Naku, mahal na mahal ka nun, boy. Kung hindi mangyayari yun, hindi magagalit mo sa'yo. Alam mo kung saan siya magagalit? Saan?
Pag nalaman niyang nagkikita tayo, naku, nalo na yung ninang mo. Tsaka magagalit si Carol. Magagalit din si Dek-Dek eh. Ayaw nila sa iyo, Aubrey. O kaya nga, wag mo nang sasabihin. Secret lang muna natin to, ha? Ganun po ako umubra kay Boyet eh. Ayaw niya rin po sa akin sabihin yung secret niya. Mahina ka pala eh. Sayang, may papremyo pa sana ako kung nalaman mo kung ano yung secret ni Boyet. Tita Cho, kilala ko po kayo. Hindi ko lang po napaamin si Boyet, kaya po niya sinasabi yan eh. Pero kung napaamin ko naman po siya, wala po talaga kayo ibibigay na premyo. Kayo pa po, kilala ko po kayo. Ang kunot niyo po kaya. Ah, ganon? Ikaw talaga kahit kailan itong batang to. Sabi ko may papremyo, ayaw mo maniwala. Pero ano nga kaya talaga yung secret niya? Tsaka bakit siya natutong mag-secret-secret na ganyan? Insan, huwag ka mag-alala. Hindi umubra si Dek-Dek, tayo na lang ang mag-imbestiga kay Boyet. Wala bang nababanggit si Aling Isay na lilipat kayo ng bahay? Kasi di ba, mayaman na kayo ngayon eh. Parang nanalo kayo sa loto. Hindi naman tumataya si nanay na ang loto eh. Paano kami mananalo sa loto? Hindi naman yung ibig kong sabihin. Ganito, di ba yung tatay mong piloto, di ba may raman yun? Maraming pera, eh di mayaman ka na rin. Ganon din yun. Hindi ko alam, Aubrey. Hindi naman kami nangihingi kay Sir Edgar ng pera eh. Hindi kami nangihingi ni nanay. Ay naku, dapat humingi ka. Sabihin mo, kailangan mo ng pera para kay Baby Angelo. Kasi di ba kailangan natin siya bilang ng mga gamit. Ganon. Tapos ibigay mo sa akin yung pera kasi sasama kita bumili. Aubrey, hindi mo pa nabibilang si Baby ng gamit eh. Ako na nabilang ko si Baby ng gamit. Kaya nga, sasamahan kita, di ba? Di ba? Kasi dapat ganun ginagawa natin para kay Baby, di ba? Maraming salamat po. Pero nag-iipon naman po kami ng panggastos para sa binyag ni Baby Angelo. Hindi nyo na ho kailangan sagutin yung gastos doon. Insan, huwag mo nang pairalin yung pride mo. Umayag ka na. Oo nga, Isay. Huwag mo sanang masamayin yung pagsagot namin sa binyag ni Baby Angelo. Una nga po ko siya. Yung man lang eh, makabawi ako sa pagkukulang ako ay Boyet nung wala ako sa binyagan niya. Isay, maswerte ako na sa edad kong ito, nakita ko unang apo ko sa tuhod. Kaya sige na, pagbigyan mo na kami. Insan, sige na, pumayag ka na. Para naman to kay Boyet sa kay Baby Angelo, di ba? Sige na! Edgar, Aling Soledad, ang totoo niyan, ayoko lang kasing pagmulan to ng gulo. Kasi pag nalaman to ni Olivia, alam ko naman kung magiging reaction niya eh. Huwag mo nang problema yan si Olivia. Kami nang bahala sa kanya. Isay, nakikiusap ako sa iyo. Sige. Pag-coordinate ka sa parish, ha, Mariel? Gusto ko si Father Richard na magbinyag kay Angelo. Yes, ma'am. Mama! Olivia, you seem so busy. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, Mama. Kadarating ko lang. Just in case na hindi nababanggit ni Edgar sa'yo, gusto ko lang malaman mo na kami na ni Mariel ang nag-aayos ng binyag ni Baby Angelo. Oh, really? How nice.
basta, Boyet, ha? Lahat ng mga binilin ko sa'yo, kahit na ano pang itanong nila, wala kang ibang sasabihin kundi secret, ha? Naiintindihan mo ba? Secret. Galing mo talaga. Dahil dyan, may premyo ka sa akin. Anong premyo ko, Aubrey? Sarap. Na-miss mo, ano? Lasang fishball, Aubrey. Ikaw talaga. Halika na nga. Uy, Ate Carol! Saan ka punta? Tindahan, Papa Lod. Expired na naman eh. Ah, nakita mo po ba si Boyet? Hindi. Bakit? Wala lang. Gato na lang. Libre mo na lang po ako. Thank you. Naku, itong talagang batang to. Halika na. Can you believe that? Yung lola mo pa mismo ang nag-aayos ng binyag ng anak ng Boyet na yan. And she's so ecstatic about it. Eh, ikaw po, may plano ka po bang pumunta? Eh, di ba hindi mo tayo forced to attend? So, wag na lang po ako pumunta kasi ayokong makita yung Boyet na po yun. Ayoko silang makita. Ayokong pumunta dun. Okay, darling. Tama yun. Wag kang pumunta. Okay? Pero ako pupunta ako. Dahil sisiguraduhin kong magiging memorable yung araw na yon. Ma'am, pupunta ka talaga? Paano po kung sakatan ka nila ulit? Hindi na nila ako masasaktan ulit. Yet, hulaan mo kung sa kami pumunta ni Baby Angelo. Saan ni Nang Chona? Secret. Kala mo, ikaw na marunong mag-secret, ha? Chona, ikaw talaga. De anak, sinama namin kanina si Baby Angelo nung naningil kami ng mga pautang. Alam mo, ang swerte talaga ni Baby Angelo. Lahat ng may utang sa amin nagbayad kasi kasama namin siya. Oh. Saan? Oh. Sama natin si Baby Angelo parati pag naniningil tayo. Hindi naman pwede yun, ikaw talaga. Sinama lang natin siya kanina kasi wala namang mag-aalaga dito. Sayang. Swerte ka eh. Hindi nang kakaregain ko si Baby Angelo. Sige, Baby, did... Nagpabango ka? Hindi po, Ninang. May pabango ka. Pamilyar yung amoy mo. Kaamoy mo si Aubrey. Nakita ba kayo ni Aubrey? Hindi naman siya nagpunta dito, Ninang eh. Eh, bakit amoy Aubrey ka? Hindi ko po alam, Ninang. Hindi naman ako nagpabango eh. Ninang, kakaragayin ko si Baby Angelo. Baby. Nagugutom ka na, baby. Nagugutom ka na o inaantok ka? Aubrey, hindi ka na natutuloy, ano ba? No? Tama na, ibastos yung customer eh! Ano bang hindi mo naiintindihan, ha? Pok-pok ka, Aubrey, pok-pok! Binabayaran ka naman, ha? Kulang yung bayad! Hindi ikaw magpalawas kung gusto mo! Iba nangangatuwiran ka pa, ha? Ano, naiintindihan mo na ako? Ha? Amoy ka, oh! Buha kang pera, kang gago ka! Pahayabang mo! Matagal na ako nagtitipi sa'yo eh! Hindi kita kailangan ng demonyo ka para sabihin ko sa'yo! Matagal na ako nagtitingi sa akit at bad belt mo! Baboy! Tama na. Alinshela! Tama na tayo. Alinshela! Pwede ba akong makitira sa inyo muna? Habang naghahanap ako ng malilipatan, magbabayad ako. Pwede ba pokpok ka?
ako magbabayad. Wow. Linis niyo naman, Aling Fiela. Ayaw niyo diwag. 5,000 kada buwan. Ano to? 5,000? Bakit condo pa tong tenement? Ni pulga tsaka elevator, wala to. Ni aircon nga, wala nga yung lugar ninyo. 5,000? Diyos ko, alam ko yung bigayan dito. 3,000? 3,000. 2,500. Ka na mag-inarte. Hindi mo mapupulot yung kahit saan. Tsaka alam kong kailangan mo rin yun. Tita Isay! Halika na, nandiyan na sila, Orville! Ay, sige, sabi mo, magkita-kita na lang sa labas. Ah, sige po. Ote, Dek-Dek, bakit ang lungkot ninyo? Di naman po pala kami pwede magninong kay Baby Angelo. Ako pa, masyado pang bata. Tas ako, ano, isip bata. Dek-Dek, Ote, kahit na hindi kayo ninong ni Baby Angelo, di ba mahal niyo naman si Baby? Siyempre, si Baby Angelo pa ba? Eh di, para na din kayong ninong ni Baby. Oh, di ka na. Alis na tayo. Nag-aantay na si Orville sa labas eh. Excited ka na, Baby Angelo? Halika na. Tara na, Ote, Dek-Dek. Aubrey, bibinyagan mamaya yung anak niyo ni Boyet, ha? Congrats, ha? Ano? Binyag? Mamaya? Oh! Hindi mo alam? Diyos ko, ilang tsapwera na talaga ako. Hindi mo lang ako sinabihan. Eh, anak ko yun eh. Alam mo ba kung saan yung binyag? Okay naman. Ma'am, papunta na daw po si Father. Good, good. Edgar, nasan si na Orville? Nasa parking araw. Malapit na. Kasama sila Isay. Oh, ito na para sila. Oo nga. Ganda. Baby Angel. Dahil saan bibinyagan si Baby Angel dito, Nay? Dito, mamaya. Traffic ba? Okay. Sina? Boyet, handa ka na bang pabinyagan si Baby Angel, oh? Opo, sir. Isay, parating na si Father. Hintayin na yung natin siya. Si, ha? Nanay, matagal pa po bang bibinyagan si Baby Angelo? Sandali na lang. Oh, ayun na po. Sandali sila. Na lang daw, Baby. Andiyan na si Father. Mag-uumpisa na tayo. Father po. Nay, di ba ang ibig sabihin po ng Father Tatay? Oo, oh, anak. Bakit? Tatay po ako ni Baby Angelo, sir eh. Bakit hindi na lang po ako yung magbinyagay, Baby Angelo? Boyet, magkaiba si Father at ang tatay. Si Father, siya yung namumuno dito sa simbahan. Tatay naman, parang ikaw. Tatay ka kay Angelo. Ako naman, tatay sa'yo, anak kita. Ganun din po si Orville po tsaka si Odette po. Sir, ano po yung tawag nila sa inyo, sir? Minsan, dad ang tawag sa akin. Minsan naman, daddy. Pero hindi Father Edgar ang tawag na sa akin. Sir Edgar, okay lang po ba na hindi ko kayo tawagin na Sir Edgar? Okay lang, sir, na tawagin ko po kayong Tatay Edgar. Kasi anak niyo po ako eh. Matagal ko nang gusto marinig na tawagin mo ako, Tatay. Opo, Tatay Edgar. Ikaw sa buhay ko na siyang tanglaw na rin.
umiibig sa'yo. Dama mo ba ito? Ang laging hanap ng mata, ikaw lang at walang iba. Kahit man lang sa pangarap ay tayong dalawa. Tunay na kay layo ng aking daigdig dahil sa Edgar, masayang-masaya ako. Finally, tinawag ka ng tatay ni Boyet. That means, tinatanggap na niya na ikaw ang kanyang father. Oh my God, son, I'm so happy. Oo nga po, mama eh. Matagal ko na rin hinihintay na tanggapin niya ako. No. Hindi ko nga po alam kung paano mag-react kanina nung tinawag niya akong tatay. Tatay! Anak. Tatay Edgar, ang daming handa at saka lobo ah. Thank you po, ha. Thank you sa inyo ni Lola Sol. Lola, thank you po. Wala ka naman, anak. Kung alam mo lang na kung gano'n mo rin ako ng pasaya ng gusto. Masaya din ako, tatay, eh. Pero mas masaya si Baby Angelo po. Nanay, pwede yung kargayin mo muna si Baby na naiihi ako na eh. Sige, sige. Wait lang, Baby Angelo, ha. Isay, maraming salamat, ha? Ako nga dapat magpasalamat sa inyo ni Aling Soledad kasi hindi niyo sinukuan si Boyet. Baito, baito. Ay, alam ko. Ano to? Bakit hindi ako imbitado? Aubrey. Aubrey! Huwag kang manggulo dito sa binyag ni Baby Angelo. Bakit? Ba't hindi niyo kayo nimbita dito? Ako nanay niyan, di ba? Ikaw lang naman ang iniisip namin eh. Iniisip namin kasi baka malusaw ka sa loob ng simbahan. Wow! Bakit? Demonyo ba ako para malusaw sa simbahan? Wala naman ako sinabing ganyan. Ikaw nagsabi niyan. Oo nga, Aubrey. At saka hindi naman namin alam na gusto mo pala maging ulirang ina at pumunta ng simbahan. Carol! Ko, siguro naman nabalitaan mo na nagrerenta ako kay Aling Sheila. Hindi mo lang ako sinabihan na ngayon pala yung binyag ng anak ko. Pwede mo lumang pakisabi kay Dekdek. Ayon! Gusto mo lang pala akong makita ang dami pang sinasabi. Hindi ka sinasabi sa iyo. Teka, may problema ba? Yes po, may problema po. Ako po kasi yung nanay nung ni Baby Angelo pero hindi naman po ako invited dito eh. Di bale na. Sige na. Andito ka na rin lang naman. Huwag ka nalang manggulo. Salamat po. Nakita niyo na, buti pa si Madam may mabait sa akin eh. Hi, sir. Aubrey! Buti dumating ka, Aubrey. Matutuwa si Baby Angelo. Ay, Pox, kapatid ba ni Boyet yung Orbin na yun, yung kaibigan ni Carol? Oo nga. Kailangan na natin makumbinsing bumalik dito si Carol, ha? Paano naman pakinabangan natin yung batang yan? Hmm? Kasi kursunada siya
ng Orville. Meron pang isang regalo sa yung tatay mo. Ano po yun, Nay? Bibigyan niya kayo ng trabaho ni Carol sa flight school. Oh, magkakatrabaho na ako ulit yun! Masarap sa pakiramdam, di ba? Na alam mo yun, sana isang araw, magkasama na tayo nila Baby Angelo, tapos titira tayo sa isang bahay. Napuyit, hindi kayo humingi ka ng bahay sa tatay mo. Hello! Hello! Good morning! Excuse me, good morning! Excuse me! Olivia. Hi. Ano ginagawa mo ito? Excuse me, ladies and gentlemen. Meron ho akong isang mahalagang announcement to make. I am Olivia Salcedo Villaroman. Asawa ako ni Edgar Villaroman. Meron lang akong gustong sabihing announcement para sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat na hindi po si Edgar ang tunay na ama ni Boyet, and I have the DNA test to prove that.